The Greatest Singing Battle is really back. Ngayong 2023, may brand new season ng award-winning GMA musical competition na The Clash. Sa ikalimang edisyon nito, panibagong set of 30 Clashers ang maglalaban-laban para sa titulong The Clash Grand Champion. Ano-ano hamon kaya ang naghihintay sa kanila sa binansagang pinakamatinding bakbakan sa kantahan? Panoorin yan sa aming eksklusibong panayam dito sa Kapuso Insider! For another season ang Kapuso weekly reality talent show na The Clash. Matapos tanghali ng ika-apat na kampiyon noong 2021, nagsimula na muli ang paghahanap ng pinakabagong singing idol sa bansa. Sa pagbabalik ng The Clash, nagbabalik din sina Asia's Limitless star Julian San Jose at total heartthrob na si Raver Cruz bilang Clash Masters. Nakakatuwa kasi ang daming talented talaga na nag-audition. At saka makikita mo talaga yung totoong talent ng Pilipinas. Ayun. Start ako sa The Clash second season and then now fifth season na. Parang kailan lang ginagawa namin second season. May comeback din bilang mga hurado ng The Clash, sina comedy concert queen ay Aida Las Alas, Asia's romantic balladeer Christian Bautista, at Asia's Nightingale Lani Misalucha. Ngayon, ang dami kong nakita mga ano rin ha, mga prospective na winners. I see a lot of really good-looking young ladies and young men. And at ganun din, maraming mga magagandang behind stories nila sa buhay. At bukod doon, syempre, kaabang-abang naman po talaga ang mga pasabog ng ating kumaring si Ai. Ako talaga looking forward ako parati sa The Clash kasi ito yung favorite show ko talaga. At saka kasi talagang pinaghahandaan ko talaga siya. So nung sinabi nila na eto na meron na tayong season 5, talagang go na go. Nag-ready na ako ng mga outfit ko, nag-google na naman ako, nag-Pinterest na naman ako. At saka syempre pa, inayos ko na naman ang aking mga bago mga pakulo at pasabog na mga comments. Ang kinatatakutang panelist ng Clashers na si Christian Bautista may nilinaw tungkol sa kanyang pagiging striktong judge. I'm always honest naman with my comments. My core naman is not to be strict for the sake of being strict, pero to be able to help them hopefully constructively and to tell them the hard truth sometimes para mas mabilis yung kanilang improvement. Hindi lang pagandahan ng boses ang labanan sa The Clash, kundi pati bahin rin ng loob. Naging trademark na nga ng The Clash ang mga nakaiintrigang twist at exciting turn of events na ikinanenerbius mismo ng mga Clashers at maging ng mga manonood. Pagdating mo kasi sa real world, you're expected to do a lot of things, pero not to lose your core. Pero sana merong ability to be stretched, to be able to do many things. Ayon naman kay Lani, hindi lahat ay nadaraan sa pagbirit para masabing isang mahusay na singer. Patunay dyan ang The Clash Season 2 winner na si Jeremiah Chanko na R&B and soul ang tipo ng boses. Of course, nakaka-impress ang mga belters, mga biritera. Pero I prefer the kind of voice that, you know, a little subtle but there's power in it. That way, makikita mo kung gaano ka makakapag-impress ng isang, ng audience mo without having to do a lot of belting and hearing all those high notes. Kung showmanship lang rin daw ang pag-uusapan, mahalaga rin ang pagkakaroon ng star factor. Alam mo yun na pagtungtong mo pala, pag inilawan ka, nagta-transition siya sa pakiging bakuna. I'm a star, ganun na eh. Ticket to stardom na nga na maituturing ang pagsali sa The Clash. Kaya naman hindi lang boses ang puhunan dahil kailangan din itong samahan ng puso at dedikasyon. Halimbawa na riyan ang journey ng reigning The Clash champ na si Marian Ozabel. Contestant or na lumalaban pa lang si Marian, alam namin lahat na talagang like, wow, this girl has a lot of potential. I mean, like, she will definitely go places. And ang ganda-ganda ng boses ni Marian. Tapos, siyempre, nakasama namin siya sa EOS, sa Queendom.
Ayun, naririnig namin at nakikita namin na talagang nag-excel siya. Talagang pinaghihirapan niya yung ginagawa. Saka sobrang dedicated niya sa trabaho. Sa fifth season ng The Clash, maraming young Clashers ang magpapamalas ng kanilang talento. Pero wag daw maliitin ang mga kaya nilang gawin. Medyo yung ano natin, mga Clashers natin nandun sa mga young side. Kumbaga, Gen Z and Millennials ang mga kasali dito. And nakatuwa kasi, ano rin eh, ibang level din. Kumbaga, pag kumanta sila, talagang veteran na rin yung dating nila. So, sino kaya ang susunod na tatanghaling The Clash Grand Champion? Subaybayan yan sa The Clash 2023 tuwing Linggo sa GMA. For more exclusive news and videos about Kapuso stars and shows, visit gmanetwork.com. Follow us on our social media pages here.